Exempted daw sa election ban ng Comelec ang programang fuel subsidy para sa mga chauffeur at operator ng mga pampublikong sasakyan. Labo na sa Maynila, may unang balita si Darlene Kai. Darlene. Igan, tuloy na uli yung pamimigay ng fuel subsidy para sa mga chauffeur ng pampublikong sasakyan. Pero sabi ng mga makakakuha, kulang pa rin daw ito para maibsan ang kanilang paghihirap. Ang mga chauffeur ang nagdadala sa mga pasahero sa kanilang paroroonan. Pero dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang iba sa kanila, hindi na alam ang direksyong pupuntahan. Meron kasing nakakaisip ng tumigil sa pagpasada. Mataas pa rin ang presyo ng krudo, kaya mababa pa rin ang kita. Naisip din, ma'am, kaso wala kang meron pang jeep. Biyahe pa. Kailangan, ma'am, yun lang yung trabaho. Sagot ng gobyerno, fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Exempted na ito sa public spending ban para sa eleksyon 2022. Kaya maaari nang ituloy ang pamimigay ng ayudang 6,500 pesos. Pinagbigyan kasi ng Comelec ang hiling ng LTFRB basta magsumite sila ng impormasyon kung paano ipapatupad ang programa at kung sino ang makikinabang dito. Isa si Jomar sa makakatanggap, pero sabi niya, kulang pa rin yun. Kano lang naman kinukuha nila? Isang linggo, kulang. Ilang araw lang naman kasi kinukuha namin sa isang kwan, may git 1,000, 1,500, may git pa. Kaya kulang. Bagamat nagpapasalamat siya, dapat daw unahing tugunan ang pagpigil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dahil ngayon, kahit kayod kalabaw na raw siya, wala pa rin halos kita. Si Beltran naman, hindi raw makakakuha ng ayuda. Hindi kasi nakapag-apply ang operator niya. Ayaw ko ba? Parang wala naman. Simulat sa pool, wala pa akong natanggap ng mga subsidy na yun. Partida, dito pa siya pumapasada sa Divisoria, kung saan hindi nawawala ng tao 24 oras. Sa sobrang liit ng kita, sa utang na lang daw talaga sila kumakapit. Ngayon isang araw, 50 lang eh. Ilang oras yun? Mula ano yun? Bali, hanggang maghapon, ano yun, maghapon. Wala eh. Dati, apat na biyahe lang, meron ko na 1,000. Dengan lang, walang biyahe na, kulang pa kasi wala pa eh. Wala. Nakakalungkot ng isipin ba na ano? Parang walang pakiramdam naman, di ba? Parang wala lang. Ayon sa pinakahuling tala ng LTFRB noong March 29, mahigit 110,000 na ang nakakatanggap ng fuel subsidy. Igan, kailangan magsumite ng LTFRB ng guidelines at parameters kung sino ang beneficiary. Sihintayin daw ng LTFRB ang Comelec resolution bago ipagpatuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Pero tuloy pa rin naman daw yung paggawa o yung production ng pantawid pasada fuel cards. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.